Walang pre, walang hindi tatanong, walang hindi pwedeng hindi sagutin, walang isyong di pag-uusapan, walang kinikilig, wala rin aatrasan, Erwin Tulfo, punto asintado, punto asintado. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na po ang ulo ng mga nagbabagang balita sa Punto Asintado Headlines. Performance at trust ratings ni Pangulong Rodrigo Duterte bumaba ayon sa Pulse Asia Survey. Pagbaba ng ratings ni Duterte dapat daw ituring na babala sa Pangulo ayon sa ilang senador. Babaeng sinuhulan umano ng kampo nila Senador Trillanes at Dilima para tumistigo laban kay Duterte, lumantad na. Joint Interim Ceasefire Agreement sa pagitan ng gobyerno at CPP-NPA, pirmado na. Isang undersecretary sinibak ni Pangulong Duterte kahapon. Apat na iba pang opisyal posible ring masibak ngayong linggo. Sa usapang negosyo, dagdag singil ng Maynila at Manila Water, aprobado na ng MWSS. Sa balitang Metro, 20 arestado sa ikinasang raid sa tatlong cyber sex den sa lungsod Quezon. Sa Metro Balita, mahigit 100,000 pisong halaga ng marihuana na kumpiska sa Pasay City. Sa balitang panlalawigan naman, 600 kabahayan apektado ng sunog sa Bacoor, Cavite kahapon. 4 patay sa salpukan ng 3 sasakyan sa Camarines Sur. Sa ibayong dagat, Pope Francis nagpaabot ng pagkikiramay sa mga biktima ng kalamidad at karahasan sa buong mundo. 6 na katao patay sa suicide bombing sa Pakistan. Sa sports balita, Pinoy boxing champ Manny Pacquiao lumagdana sa laban nila Jeff Horn sa Hulyo. Barangay Ginebra, nasungkit ang unang panalo kagabi kontra Global Port, star hotshot, wala pa rin talo. Sa showbiz balita, Barry Manilow umami na tungkol sa kanyang kasarian. At ngayon, narito ang detalye ng mga balitang yan. Bumaba ang performance at trust rating ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso. Base sa Pulse Asia Survey noong March 15 hanggang 20, 78% o 5% mas mababa ang performance rating ng Pangulo noong Marso mula sa dating 83% noong December 2016. Bumaba naman ng 7% ang trust rating ng Pangulo mula sa 83% noong December, naging 76% ito noong Marso. Ang survey ay isinagawa sa 1,200 respondents. Sa kaugnay na balita, dapat daw na ituring na babala kay Pangulong Duterte ang pagbaba ng kanyang trust at approval ratings. Ayon kay Senadora Risa Ontiveros, dumarami na ang nag-aalala sa estilo ng pamahamahala ng Pangulo. Nagdududa na raw ang publiko sa tinawag niyang barbaric method ng administrasyon sa pagresolba sa problema sa droga. Tingin naman ni LP President Senador Kiko Pangilinan, walang kakaiba sa pagbaba ng scores ni Duterte dahil naranasan din ito ng mga nagdaang pangulo. Pero sana raw ay gamitin ni Duterte ang mataas na trust ratings para ayusin ang mga problema ng bansa. Para naman kay Senate President Coco Pimentel, tapos na ang honeymoon period. Pero mahal pa rin daw ng publiko ang pangulo at ang kanyang estilo. Pero si Senador Antonio Trillanes naniniwalang bababa pa ang ratings ng pangulo. Nakikita na raw kasi ng mga Pilipino ang katotohanan. Sa ibang balita naman, lumantad na sa publiko si Guillermina Barrido, ang babaeng sinubukan naman ng suhulan ng kampo ni Senador Antonio Trillanes upang maging witness laban kay Pangulong Duterte sa ICC o International Criminal Court at idiin ito sa kasong illegal na droga. Pinangalanan niya si na Father Alberto Alejo, Attorney Jude Josue Sabio na siyang abogado ng self-confessed DDS na si Edgar Matubato at isang alias Jonel na staff umano ni Senador Antonio Trillanes na nakipagkita sa kanya upang pag-usapan kung paano ididiin sa isyu sa ilegal na droga ang Pangulo sa ICC, lalo't hindi na umano umubra ang isyu ng EJK sa Pangulo. Ibinunyag din ito na si Father Alejo umano ang nagbigay sa kanya ng pera sa iba't ibang pagkakataon na nagkakahalaga ng 20,000
30,000 at sa huli ay 35,000 upang makapunta siya sa Manila kung saan gagawin ang karagdagan pang mga pagpupulong kung paano sirain sa international community ang Pangulo upang tumalap umano ang isinampang impeachment case laban kay Manong Digong. Pinirmahan na kagabi ang napagkasunduang Joint Interim Ceasefire Agreement sa ikaapat na round na peace talks sa the Netherlands. Pinangunahan ito nila Governor or Government Panel Chair Silvestre Bello III, Peace Advisor Secretary Jesus Dureza at CPP-NPA Founding Chairman Jose Maria Sison. Sa press con, bago ang pirmahan, sinabi ni NDF Human Rights Committee Chair Fidel Agkawili na ginamit nila ang maximum flexibility para magkaroon ng kasunduan sa pamahalaan. Sa panukalang bilateral ceasefire, inaasang mga tatalakay ang ilang isyu tulad ng revolutionary tax at pagpapalaya sa mga biyag nilang sundalo at pulis. Sa naunang statement ng NDF, kinumpirma nito ang pagpapalaya sa hawak nilang prisoner of war bilang positive gesture sa isinagawang peace talks. Dalawa sa kanila ang napalaya na noong Marso habang inaayos ng pagpapalaya sa apat na iba pa. Sa panayam naman kay Secretary Bello kahapon, sinabi niya posibleng makalaya na ang mga ito sa loob ng 3 araw. Pinag-aaralan na rin daw ang pagpapalaya sa mga political prisoner na hawak naman ng pamahalaan, lalo na ang mga matatanda at may sakit. Sa iba pang mga balita, sinibak kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isang undersecretary habang 4 na iba pang opisyal ang nakatakdang sibakin sa linggong ito. Ayon kay Agriculture Secretary Manny Piñol, kinilala nito ang sinibak na si Yusek Maya Chiara Valdez ng Office of the Cabinet Secretary. Sa pahayag sa harap ng mga magsasaka sa Talavera, Nueva Ecija, sinabi ng Pangulo na 5 pang opisyal ang kanyang sisibakin, kabilang na rito si Yusek Valdez. Dinesisyonan niya ito habang sakay daw siya ng chopper patungong Nueva Ecija. Hindi raw nagustuhan ng Pangulo na pinangunahan ni Yusek Valdez ang desisyon ni NFA Administrator Jason Aquino na gawing government-to-government ang transaksyon pagdating sa rice importation. Ang gusto raw kasi ni Valdez na diretso na sa pribadong traders ang proseso, pero hindi niya ito makakatulong sa mga magsasaka. Si Yusek Valdez umano ay tinalaga noong Administrasyong Aquino at nanilbihan sa ilalim ni dating Agriculture Secretary Kiko Pangilinan. Sa balitang Metro naman, inaprubahan ng Metropolitan Water Works and Sewerage System ang hinihiling na dagdag singil ng Maynilad at Manila Water. 36 centavos per cubic meter ang dagdag singil ng Manila Water, habang 77 centavos naman per cubic meter ang sa Maynilad. Katumbas ito ng piso hanggang 20 pesos na dagdag sa inyong bill sa tubig, depende sa konsumo. Ang dagdag singil ay epekto ng Foreign Currency Differential Adjustment, kung saan idinidepende sa halaga ng piso kontra dolyar ang singil sa serbisyo sa tubig. Epektibo ngayong buwan ang water rate hike at lalabas ito sa bill sa Mayo. Arestado naman ang 20 katao matapos salakayin ang mga cyber sex den sa 3 magkakahiwalay na operasyon sa Quezon City. Unang sinalakay ng Quezon City Police Special Operations Unit at PNP Anti-Cyber Crime Group ang isang unit sa One Executive Building sa West Avenue, at dito na aresto ang 10 kalalakihan. Ikinasa ang kasunod na operasyon sa isang residential building naman sa Ilocos Sur Street, Barangay Bago Bantay, at naaresto ang 10 iba pa. Wala namang dinatnang tao ang mga operatiba sa huling operasyon sa isa pang kondominium sa Timog Avenue. Ayon kay QCPD Director Senior Superintendent Guillermo Elazar, nagsisilbing online chat operators at nagpapanggap ng mga modelo ang mga nahuling suspect para sa mga parokyanong foreigner na nakikipag-cyber sex. Ayon pa kay Elazar, ginagamit ng mga suspect ang mga impormasyong kanilang nakuha para kikilan ang kanilang mga nabibiktima. Nahaharap ang mga naaresto sa kasong paglabag sa Republic Act 10175 o Cyber Crime Prevention Act of 2012. Mahigit 100,000 pisong halaga ng marijuana ang nakumpiska ng Bureau of Customs. Ayon sa BOC, nakapangalan ang nasabing package sa isang 23 anyos na si DeAndre Travis Johnson Cruz, residente ng Pasay City. Pumunta
si Cruz sa Central Mail Exchange Center Warehouse sa Pasay City para kunin ang package na mula sa Canada. Idiniklara bilang mga sample umano ng mga sweater. Nang inspeksyon nito, napag-alaman na ang laman nito ay nasa mahigit 300 gramo ng marijuana na nakasilid sa apat na vacuum sealed na plastic pouches. Isinailalim ang mga laman ng package sa eksaminasyon ng PDEA Laboratory. Doon nakumpirma na may mga traces nga ng marijuana ang mga ito. Maharap sa mga kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Customs Modernization and Tariff Act. Sa balitang panlalawigan naman, higit 1,000 katawang naapektuhan matapos masunog ang mga kabahayan sa Bacoor, Cavite kahapon. Tinupok na nga po yung tinatayang aabot sa 600 mga kabahayan sa barangay Maliksi 3. Alas 4:30 ng hapon na magsimula ang sunog. Naapula ito makalipas ang higit kumulang 5 oras. Mabilis namang kumalat ang apoy sa lugar dahil gawa ng light materials ang mga bahay doon. Patay naman ang 4 katao kabilang isang batang babae nang mabunggo ang kanilang sinasakyang tricycle sa isang bus at masagasaan pa ng truck sa Ocampo, Camarines Sur. Batay sa ulat, nag-overtake ang sinasakyang tricycle ng mga biktima sa sinusundan itong truck nang sumalpok ito sa kasalubong na bus. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang driver ng bus at truck. Sa balitang iba yung dagat naman, nakikiramay ang Santo Papa sa mga biktima ng kalamidad at karahasan sa buong mundo. Ipinagdasal ni Pope Francis sa mahigit 200 namatay sa landslide sa Colombia. Ipinaabot din niya ang pagkikiramay sa 14 na namatay sa pagsabog sa Russia. Nanawagan naman siya sa tulong para sa mga biktima ng chemical attack sa Syria. Kinundi na ito ng Santo Papa, tinawag na unacceptable massacre ang pagkamatay ng higit 70. Aabot naman sa 6 katawang patay matapos ang naganap na suicide bombing sa lungsod ng Lahore sa Pakistan. Target ng pagpapasabog ang census workers at ang kanilang mga security escort kung saan 4 namatay ay pawang mga sundalo habang mayroong 11 na iba pang sugatan na naitakbo na sa paghamutan. Agad na inako ng Pakistani Taliban ang nasabing pagpapasabog na nagdulot ng pagpapasara ng maraming kalsada sa lugar. Sa inilabas na pahayag ng Taliban na isa itong pagganti sa mga security personnel na ginawa nilang atake. Sa sports balita naman, lumagda na ng kontrata si boxing champ Manny Pacquiao para sa kanilang laban ni Australian boxer Jeff Horn. Itatakda o itinakda ang laban sa July 2 sa Suncorp Stadium sa Brisbane. Sinabi ni Top Rank Chief Executive Bob Arum na tinatapos na nila ang detalye ng kontrata. Ididepensa ni Pacquiao ang kanyang WBO welterweight belt sa Australian boxer na sumabak noong 2012 London Olympic Games. Nakuha naman ang Barangay Ginebra ang una nitong panalo sa PBA Commissioner's Cup. Lamang ang batang peer sa first half ng 12 points. Pero sa third quarter, naka 20 points si Ginebra import Justin Brownlee. 3 puntos na mas mataas sa buong output ng batang peer sa quarter. Hindi na nakabawi pa ang global port at wagi ang Ginebra, 113-96. Ang star hotshots naman, 4-0 na ang record. Matapos talunin ang Mahindra 97-83. Nanguna para sa hotshot si import Tony Mitchell sa kanyang 19 points, 14 rebounds at 6 blocks. 1-4 naman ang record ng Floodbusters. Naka-double din itong bagong import na si Kate Wright na pumalit kay James White. Sa showbiz balita naman, inamin na ng sikat na mga awit at kompositor na si Barry Manilow na isa siyang bading o gay. Sa interview ng People Magazine sa 73 years old na singer at songwriter, inamin rin ito na halos 40 taon na siyang may relasyon sa dating television executive at kasalukuyang manager na si Gary Kiff. Noong 2014 pa anya sila nagpakasal ayon sa mga awit. Inamin din ni Manilow ang mga pinagdaanan niya sa loob ng 39 years na pagsusumikap na itago ang kanyang sexualidad at relasyon sa kapwa niyang lalaki. Dagdag pa ng mga awit, nangangamba siya noon sa posibilidad na hindi matanggap ng publiko kung aaminin niyang bakla
kaya't nagpasya siyang ilihim ito ng mahabang panahon. Si Barry Manilow ang umawit sa mga sikat na kanta tulad ng Mandy, Even Now, Can't Smile Without You, Looks Like We Made It at Copacabana na sumikat noong 70s at patuloy pa rin kinakanta hanggang ngayon ng nakakaraming tao. Alas 8.21, dire-diretso po tayo. Alamin naman natin ang lagay ng ating mga lansangan para sa mga buwi-biyahe sa mga oras na ito mula kay Emma Loristo ng MMDA Metrobase. Ma'am Emma, good morning. Magandang umaga rin po sa inyo, Sir Erwin, at sa atin din po mga tagapakinig. Sa mga oras na ito, ang wala tayong magagawa, Maria Ono. Sa bahagi na EDSA, South Bombing. Good morning, Cox Dels. Good morning, RJ Lirin. Hanggang makarating yan sa Julio. May bahagi po na Ortigas flyover. Yes. Sa padireksyon po ng ATC at Meralco. Maritesquil, Rosa Lobarto, Almira Mejiano, Shirley Balintos. Moderate to heavy na yung mararanasan na ganun ba? Mm-hmm. Ang kabilang pa rin po na EDSA, may pagsikip na mararanasan na pagkakas sa may Maria Ono. Hanggang makarating po yan ng trauma pata. Ning Majime! Mag-ito nga sa over po ng mga Dayanes, may pagbago na mararanasan yan. Darceline Saplinkutit. Good morning, Julio Bermiser. Oh, Mandy talaga. Emmy Velusillo. Moderate traffic naman sa may bahagi po ng ikaw naman. Patungo ng what's wrong? At nakakaranas din po ng pagbagal. Dapat tanggapin natin yan ang mga yan, mga transgender, gay, lesbian, they are people. Samantala Margie pa, Sinagula, over po nitong bahagi ng Ron Pasilan, may pagbagal lang dali ng mga sakyan. Patungo po yan ng white place hanggang makarating po ng service road po. Easy, easy. Sa mga papadaan po naman ng C5, may mararanasan po mabagal na usad ng mga sakyan. Magmula sa may flyover po yan ng Libis, patungo po yan ng Lanusa, Pasig. Thank you, Prince Open Arms. Belo Bacos, Bacong Ko, good morning. Minji Kim. At yan ang latest traffic update mula dito sa MMDA Metro Bay. Ito po si Emma Rose Loristo. Maraming salamat, Ms. Emma Rose Loristo ng MMDA Metro Bay. Samantala, diretso po tayo naman para sa lagay ng ating panahon sa maghapon mula kay Benison Estereja ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Sir Benison, good morning. Good morning po, Sir Erwin. Ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Wala po tayong bagyo or low pressure area na binabantayan pa rin po sa ngayon. At wala rin tayong banta na matataas na alon. Walang gale warning. At pwede po maglayag ang ating mga kababayan na may maliliit na sasakyang pandagat. Sa ngayon po, meron pa rin tayong amihan, pero patuloy po itong humihina. No, asahan natin na ito yung mawawala na pagtapit po ng weekend. Sa ngayon, Northern and Central Luzon po ang apektado ng amihan. Doon po meron mga tsansa lamang ng mga panandaliang pagambon o panandaliang mahihinang pagulan. Samantala sa mga kababayan po natin sa Eastern and Central Visayas, ganyan din sa buong Mindanao, magiging makulimlim pa rin po sa ngayon at aasahan nila ang light to moderate rains and isolated thunderstorms dahil po sa tail end ng cold front. For the rest of Luzon and the rest of Visayas, kabilang na dyan ang Metro Manila, makakaasa pa rin po tayo ng generally fair weather or maganda at maliwalas na panahon. Pagsapit nga lang po ng tanghali, asahan pa rin ang mainit at malinsangan na panahon. At pagsapit naman po ng hapon, ay posible ang mga pulupulong pagulan or pagkidlat pagkulo. Temperatura sa Metro Manila, 22 hanggang 32 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat, 5:48 ng umaga, at lulubog ito, 6:09 ng gabi. At ang Philippine Standard Time, 8:24 ng umaga. Mula dito sa Weather Forecasting Center na Pag-asa, Benison Estereja nag-uulat. Maraming salamat sa iyo, Ginoong Benison Estereja. Doon po sa mga buwi-biyahe para makumpleto ang ating mga nagbabagang balita. Ha? Abay, bibigyan ko po kayo ng mga salita ni Duterte hango sa unang aklat ni Duterte, versikulo 1, kapitulo 33 hanggang 34. Basa. Lahat kayong Pilipino na may gustong tumulong sa bayan natin, if you really want to help improve this country, and if you want us to rise, now is the time because I am really with you. Kasi, mientras ako'y presidente, yayarain ko talaga kayo, musugo. Di nabali ko mapriso. I am ready to face the consequences. Kaya Trillanes, talagang yayariin ko kayo sa paghirap ninyo sa Pilipino.
Mm-hmm. Ayan po ang mga salita ni Duterte. Hango po sa unang aklat ng Duterte. At yan, nakabuha ng mga nagbabagang balita sa Punto Asentado Headlines. Dire-diretso po tayo mga kapatid, 25 minutes after 8 o'clock. Mm-hmm. Araw ng Huwebes ay sa ika-6 ng Abril 2017. Yes, yung mga bumibiyahe sa mga oras na ito, sakay ng iba't ibang uri ng sasakyan, privado man yan, pampubliko, mga Uber, mga Grab, bus, jeepney, taxi, tricycle. Ha? Ano pa man yan, pribadong sasakyan, welcome and good morning. Yung mga nasa opisina na, magandang umaga. Yung mga papauwi pa lamang, magandang umaga din at good night mamaya-maya. Mga ginang at angels ng tahanan, magandang umaga po. Sabi nga nila sa Ilocos, naimbag na bigat yung amin. Sa Central Luzon, Maya, Payabak, Kabalen. Marhay na aga, mga tugang naman para sa mga Bicolano. Maayong aga, maayong buntag, Madayaw na adlaw, Marajaw na buntag, sa mga Bisaya. At wassalamualaikum sa mga Muslim. Buenos dias sa mga tiga Basilan, Tawi-Tawi, Hulo, Sambuanga. Anyong hasyo sa mga Koreano. Ohayo guzaimas sa mga Hapones. Kompleto na. And good morning sa mga English. Aha. Bueno, ngayong araw po, mainit ang ating mga issue. Kaya tutok lamang. Ito pong paglutang kahapon nitong si Guillermina Barrido Arcillas. Nagsalita na at sinabing siya po ay sinusuhulan daw ng kampo ni Senador Antonio Trillanes. Abay, marami pong nagtatanong, totoo ba ito? O ito ay pekendos? O ito ay lumutang? Ano ba? May nagpalutang ba? Tulad ni na Matubato? Tulad ni na Ikang Las Cañas? Eh sabi naman ng ilan, wala, bakit? Meron bang senador na nasa likod nito? Ha? Meron bang tao roon na nagbit-bit dito? Yun po ang sabi ng ilan. Marami pong naniniwala na itong babaeng ito ay nagsasabi ng totoo dahil wow, mukhang walang nagko-quote sa kanya. Walang mga paiyak-iyak. Walang binabasa. Si Matubato, si Las Cañas, may mga hawak-hawak na mga kodigo pa, yung mga hinayupa. Samantalang babaeng ito, wala pong hawak. Maski raw, ulitin mo yung tanong. Eh kahapon ho kasi pinapanood ko at saka nung kaibigan kong abogado, yung gestures, ha, yung mga action ng babae na ito, malalaman mo raw kung yung isang tao yung nagsisinungaling, kung gumagawa-gawa. Pero basa nitong kaibigan kong lawyer, ha, at siya po ay may masters ng psychology, ay sa basa niya sa body language, ay nagsasabi, tila nagsasabi ng totoo itong si Guillermina. Doon po sa pahayag ni Guillermina, ano ba sabi? Sample ng mga sinabi ni Guillermina engineer. Ah, wala pa. Nire-ready na po namin. Nang sinasabi niya, na sinuhulan daw siya ng 20, 25, 30, 35 mil para lamang sirain ang Pangulong Duterte. At huwag na raw yung EJK kasi si Matubato at Las Cañas, mukhang hindi pinaniwalaan ng sambayanan. Eh bakit naman paniwalaan yung mga buang na yon? Eh halatang-halatang gumagawa lang ng kwento. Saan ka makakita na testimonya binabasa mo? Oy, kung ikaw magsasalita laban sa tao, sa isang tao, hindi mo kailangan isulat dahil paulit-ulit kang tatanungin, yun ang yun din ang sasabihin mo. Ah, Trillanes? Magko-coach ka na lang, sablay pa. Pero itong babae raw na ito si Guillermina, maski raw ulit-ulitin mong tanungin, ang gusto tuloy ng ilan ngayon, dapat lumutang ito, ha, sa Senado, ipatawag ito sa Senado dahil seryoso itong kanyang akusasyon na yung dalawang humarap na testigo mukhang binayaran yata at ang sinasabi niyang ganon, meron talagang mga tao, isa na nga rin si Trillanes, ang nasa likod para sirain ang Manong Digong Duterte. Ano ang sabi ng testigo natin si Guillermina? Basa. Ako si Guillermina Arcillas. Pinuntahan nila para magbigay driving sa pag
kanina sa ating KPRI. Malinaw, mga kapatid. Binayaran, sinuhulan, ba, ng kampo ni Senador Trillanes itong si Guillermina para magsalita laban kay Rodrigo Roa Duterte. Eh, nakonsensya siguro yung babae. Alam niyo na babae, hindi naman na kasing kapal ng apog ng dalawang lalaki na Matubato at Las Cañas na iisa lang ang hugis ng mukha, iisa lang ang tabas ng pagbumuka at sikmura. Eh, ito babae, eh hindi na masikmura siguro na magsisinungaling. Anyway, tatalakayin natin yan. Tatawag tayo sa Senado kung ito ba ipapatawag din sa Senado, ha? Para ikwento niya yung ginawang entonces, ha? Kung ito'y sinuhulan, ha? Sinusuhulan, eh tama yung mga balibalita na yung Matubato at itong Las Cañas, eh binayaran din siguro. Pero magkano? 25 mil? Ang chip mo naman, Matubato. Las Cañas, ang chip mo naman, kung tigbi 25 mil lang, hinayo pa kayong dalawa. Oo, mamaya. Mamaya ho, pag-uusapan natin yan. Mamaya-maya lamang. At Senador Antonio Trillanes, Sus Mari Josep naman. Wala na ba? Aka, wala na bang budget ang mga dilaw? Akala ko ba, sweldado ng oligarch? O yan na lang, barya-barya na lang, kasi naubos na. Ha? Binomba na ninyo kay Matubato at saka Las Cañas at ang mga biyahe ninyo sa abroad, ha? Para magsumbong doon naman kung ano-anong maling balita sa ibayong dagat at pambayad ninyo sa foreign media. Ubus na ba ang budget ng mga dilawan? Kaya 20-25 mil na lang ibinigay nyo rito kay Guillermina. Pag-uusapan doon natin yan mamaya, mga kapatid. Natatawa ako, kahapon pa ako natatawa. O ito ha, maraming nagalit ha. At hindi matanggap, lalo na yung mga diehard supporters ng Manong Digong Duterte, itong Pulse Asia Survey, recent Pulse Asia Survey. Ang approval rating po ng Pangulo ay bumaba from 83% ha, total sa buong Pilipinas, naging 78 na lamang ho ito. Ibig sabihin, ito ay bumaba ng 5 puntos. Aha, minus 5. Yung kanyang trust rating, approval ito. Yung trust rating naman ng Pangulo from 83%, 76%. Aba, bumaba ng minus 7. Okay, okay. Aha, aha. Anyway, mga kapatid, pero at the same survey, IB, nabasa ko doon eh. Yung class A, taas mo, class ABC. Yung class ABC, ibig sabihin yung mga mayayaman hanggang middle class. Yung mga naniniwala kay Manong Digong, noong December 16 ay 72%. Pero pagpalo noong March 17, ito yung umakyat ng 84%. Entonces, nag-gain ng plus 12% pa ang mga mayayaman at middle class naniniwala, at may tiwala kay Manong Digong. What does it tell us? Paiwan ko. Mamaya, kausapin natin ang mga tiga Pulse Asia. Huwag naman po tayo magalit, mga kapatid. Yung mga nagwawala ka sa Facebook kanina, relax lang, relax, ha? Normal ho ito, ha? Itong ganitong klaseng mga pagbabababa ng survey, mga kapatid. Kasi nung ginawa itong survey na ito, March 15 hanggang March 20, ito po yung kasagsagan ng pagsasalita-salita ni Lenny Robredo sa ibayong dagat. Ha? Doon sa UN na tayo ay may mga palit-ulo daw dito na 7,000 na mga patay. Sinabayan yan ni Congressman Alejano ng impeachment kay Manong Digong. Kaya bumaba. Oo. Normal ho yan. May mga ganyan-ganyan. Pero wag ho kayo mag-aalala. Magre-recover yan. Ayon po sa mga nakausap nating political analyst. Tapos sinuspindi pa ng PNP yung Oplan Tukhang. Maraming nadismaya ho doon. Eh, akala, sabi nila, akala pa paano na lang ito. Yung pangako niya na dudurugin ang problema sa droga ay suspindido ang Oplan Tukhang. So ito po, nagsama-sama ito
Ito ang nakaapekto doon sa trust, ha, at approval rating ng mga tao, kaya bumaba ng bahagya. Bahagya lang naman, no? Ha? Minus 5%, minus 7%, mga kapatid. Kaya relax lang, mamaya ating hihimayin itong issue na ito. Ating pag-uusapan ito, ha, sa tulong po ng mga eksperto. Isa pang pag-uusapan natin, ano ba nangyayari dito sa airport natin? Alam niyo ba, mga kapatid, yung mga hindi bumibiyahe? Oh, mahaba ang mga pila sa mga immigration counter, yung mga papaalis at saka yung mga paparating. Por wisyo, hindi perwisyo, por wisyo! Ano ba nangyayari, Bureau of Immigration, Sus Mariusip? Ha? Ang sinasabi po ng mga immigration officers, abay, mga tao lang rin kami, may mga pamilya kami, gusto rin namin umuwi sa tamang oras, hindi naman kami mga sundalo at mga polis na pwedeng 24 hours kami sa duty, dahil kami ay nagbabantay ng bayan, kami ay involved sa peace and order. Nevertheless, ang sinasabi po ng mga immigration officers, ano ba kasi daw ang nangyari? Noon kasi, mga kapatid, for your information, ayon dito sa Immigration Act, ang dapat na magbayad ng mga overtime ng immigration officers at customs officers natin sa mga airport at mga pier ay yung mga airlines. Kapag na-delay yung mga airlines sa pagdating, hindi gobyerno natin ang nagbabayad sa mga ito. Dapat hindi gagalawin ng gobyerno ang pera para ibayaran ng overtime. May batas dyan na nagsasabi, kapag yung airline ang nagka-problema, na-delay ang kanyang flight at yung immigration at customs officer nag-antay doon ng 8 hours, 12 hours, ang magbabayad ng kanilang overtime ay yung airline. Alam niyo nangyari. Noong umupo ang Marrojas sa Department of Transportation and Communication, DOTC pa dati, binago niya. Kung bakit, hindi po alam. Kung bakit binago, sabi nga, if it ain't broken, kung hindi naman ito sira, huwag mo ayusin. Sinira lalo ng buhong. Nagka-letche-letche ngayon. Ngayon, yung mga immigration officers nagre-reklamo, wala naman kasing problema ang nagbabayad. Pati yung mga airline companies, hindi naman nagre-reklamo. Bakit naman daw nagkaganon? Pinakialaman ni Marrojas, tinanggal yung lintik ng mga overtime pay ng mga airline companies. Ngayon, ang gobyerno ayaw magbayad, ayaw silang bayaran kasi pera ng bayan, pera ng nating lahat ipambabayad dito sa mga immigration officers na ito. Sana ibalik na lang daw ang hinihingi nito mga immigration officers. Ibalik na lang yung dati, yung pinakialaman ni Marrojas, na nagmagaling na Marrojas na batas, ha, nung siya ay DOTC, kasi ang naiya po ang yan ay under po sa DOTC dati. Hanggang ngayon, DOTR na ngayon. Pinakialaman ng Marrojas, inalis yung overtime, pagbabayad ng overtime ng mga airline. Ngayon, ayaw bayaran ng gobyerno. Sabi ng gobyerno, hindi kami dapat, wala sa batas yan. Ewan ko ba. Umalis na lang yung mga buang na yun. Problema pang iniwan. Diyos ko po. Isa sa mga pag-uusapan natin yan. And speaking, pag-uusapan natin yan. At magsisimana santa pa naman, Diyos ko po. Sabi niya ng naiya daw, kailangan kung kayo aalis ng alas 12, ha? Dapat, ha, ay alas 7, nariyan na kayo. Dahil sa traffic, ha? Dahil po sa kulang ng immigration officers, which I can understand their sentiment. At isa pang pag-uusapan natin, kung may oras pa tayo. Sino ba dapat ang ipalit dyan sa baga, ipalit dyan kay Sueno ng DILG? Dapat yung ipalit dyan yung maayos, walang bayad ng korupsyon. Kaya pala hindi masawata-sawata itong lintik ng mga illegal na pasugalan. Tingnan mo naman yung nangyari dyan. May bahid na korupsyon yung nasibak na sekretary. At saka tamad. 8:39, dyan lamang kayo mga kapatid. Nakaw! Sa ating pagbabalik, nakapila na, nakalinya na. Itong pag-uusapan natin at himayin natin, itong si, sino ba ito? Si Guillermina Barrido. Na pilit at tinangkang, well, tumanggap na nga raw siya, o namin niya, suhulan ni Senador Antonio Trillanes para magsalita laban kay Manong Digong Duterte. Pag-uusapan
mayroon kasi niya sabi sa akin, salita ka lang nang hindi maganda, pagtingin ko sa buti-buti yung data para manalo. Mabilis ang pera, so marami ang kayag niya na marami yung papadala ng pera. No? Para lang nasabi ako na gumawa ng paninirang sa atin, sa ating sakay, PRM din. Maraming pera, Day, pero nga naman, 20 mil na lang. Eh, lugi ka. Kada Matubato at saka Las Cañas, mukhang malaking pera yata nabigay. Mga 30 kami, sir, siguro. Uh-huh? Sir, kung 30 kayong bumabaril, sabay-sabay, buhay pa rin? Buhay pa rin, sir. Buhay! Marinig ito sa buhay! Oras mo natin, 8:41 ng umaga. Huwag kayong bibitiw. Ang bibitiw, alam nyo na, ha? Nandoon na, nakapila, at gusto maging testigo na naman. Testigo ng isang tao dyan laban kay Digo. Yung mga, kay Manong Digong, yung mga mawawala sa Facebook natin, sigurado. Baka kumukubra na kayo dyan mamaya-maya. Kukubra kayo dun sa tao na yan para tumistigo laban kay Manong Digong. Biro lang mga kapatid. Ay, nako, 19 minutes to go before 9 o'clock. Huwag kayong maglilipat, please. Ha? Paumpisa pa lamang tayo sa pinakamainit, pinakamatapang, pinakamaingay, at syempre, kwelang programa din sa balat ng lupa. Simula ng maimbento ang radyo. Ang tanong, gising na kaya si Senador Antonio Trillanes? Good morning! Senator Trillanes, good morning, sir! Ano po ang masasabi niyo din sa pahayag ni Guillermina Barrido na Arcillas na sinuhulan niyo po siya para magsalita laban kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte? At ang sinasabi ng ALE, dahil wala na pong naniniwala sa EJK, ay gusto nyo, oh, nandiyan sa telepono. Ang galing mo naman, Ivy. Oh, mga kapatid, makinig, makinig. Makinig mula apari hanggang hulo, mula Europa hanggang Asia, hanggang Amerika, hanggang Australia. Narito na po. Nasa linya po ng aming telepono si Guillermina Barrido Arcillas, yung nagsalita kahapon, yung lumantad kahapon, para aminin at sabihin na sinuhulan siya ng kampo ni Senador Trillanes para magsalita laban. Mamaya mo natawagan yan, oh, mamaya-maya, pagkatapos ha, IB. Laban kay Manong Digong Duterte. Ma'am Guillermina Barrido Arcillas, magandang umaga po. Ah, magandang umaga po sa inyo, sa lahat na nakikinig. Alright, live na live po tayo ngayon, ma'am, sa Facebook. Alright, live tayo sa Radyo 5 at gayon din po sa Radyo 5, 92.3 at sa Action TV. Ma'am Guillermina, isang tanong po, isang sagot. Ano po? Abay kahapon, nung lumantad kayo, may mga nag-bash ka agad at sinabi, bayaran yan, pakawala yan ng gobyerno. Ano po ba, ma'am? Say something, ano po? Ito po ba yung akusasyon sa iyo, totoo o hindi? Pangalawang tanong, bakit ka lumantad at bakit ngayon lang daw, ma'am? Expected na po yan sa akin, no? Mm-hmm. Kasi, pag doon ka sa side nila, sasabihin nyo na, totoo. Mm-hmm. Tapos, kung ito ka kayo sa side nila, sasabihin nilang bayaran. Mm-hmm. Pero ang question lang sa Elman is, alam ko yung totoo, but ko ang katotohanan at bago po ako lumantad, dala-dala ko po ang mga ebidensya sa na pinakita ko po ngapon. Bakit kayo ka lang lumantad, ma'am? Ano ang nagtulak sa'yo? Kasi sabi na naman ng mga dilawan, kahapon tinitignan ko sa social media, sa mga bashers mo, sinasabi, baka nakulangan ng bayad dahil 20 mil lang. Sila Matubatos, Las Cañas, milyon ang binayad. Kaya siya lumutang. Ano po ang dahilan ng paglutang ninyo, Ma'am Guillermina? Ang aking pong paglutang, sir, is yung kasama na po yung pagpakasyon ng konsyensya. Mm-hmm. Wala po, ninanawin ko po. Wala, hindi ko po pinormahan ang affidavit na inexecute ng tao na Senator Trillanes na si Attorney Job Sabio. Mm-hmm. Kahit isulat niya po nilang pinagpilitan sa akin na ipapirmahan, hindi ko po pinirmahan yun. Mm-hmm. Actually, after nun, nagkagano po, natawa ako sa lahat ng mga, sinaya nila ako sa lahat ng imputate. Mm-hmm. Dahil doon sa hindi ko po pagpirma sa Elman. Mm-hmm. At isa pa po, dahil po sa mga advice po sa akin, mm-hmm, ng mga kamag-anak ko po,
na nagsusuporta rin po sa presidente. Dahil sinabi ko po sa kanila ang totoo na ang content ng affidavit na pinag sa aking pinapapirmahan ng kampo na Tulanes ay hindi po totoo. Lalo-lalo na po yung gusto ko nilang ibawit ang ating Pangulo sa Drunga. Alright, ma'am. Natakot po ako. Yung content na yun is very libelous po. At saka isa po, ganun po silang mga panapot sa akin, Sir Erwin. Alright, ma'am, makasingit lamang. Okay, kasi ito na naman po ang katanungan. Ano po? Ang tanong po rito, bakit ikaw? Sino ba si Guillermina Arcillas na unlike kay Matubato, sabi ni Matubato, ako miyembro ng DDS, si Las Cañas, ako ang kanang kamay ni Duterte. Si Guillermina Barrido Arcillas, sino ka naman na para paniwalaan at ikaw ang kunin ni Trillanes? Ano ang naging papel mo naman? Bakit kilala mo si Duterte? Una-una po kasi Sir Erwin is connected po ko sa isang city councilor dito sa Davao. Okay. At pangalawa po, pare-parehas lang po kami ng mga bad record na background ni Matubato at sa Camilo Scanias. Hinyos po kami mga bad record. Kaya kasi po, kailan po yung mga intel, nagba-background check po yun. Yun po yung nalalapitan nila. Actually, ako po talaga Sir Erwin. From the very first time, aking interview, talagang nasinaw po ako kahit na magsuporta ka lang sa nung re-election, magsalita ka lang against kay Presidente Duterte, is meron talagang pera na agad. Mm-hmm. At saka nadala rin po ako ng dating pagtatampo ko sa kampo ni Presidente Duterte, doon meron po akong nag-grad na hindi ko naibigay. Pero po, yun po sa content po ng affidavit. Pilot nilang pinipirma sa akin. Pilot nilang pinapusot sa akin po, ma'am. Dahilan po. Ano yung content ng affidavit na yon na sinasabi mo pa? Ulit-ulit mo sinasabi. Ano ang laman ng affidavit na yon, ma'am Guillermina? Doon po, meron pong inilagay si Atty. Sabio. Actually, personal po siyang tinanong bakit niya nilagay doon na may relasyon si City Councilor at saka si Presidente Duterte. Ma'am, yung City Councilor, babae ito, babae? Babae po, babae po. So City Councilor, so pinipilit nila doon sa affidavit mo na nililink na may relasyon si Manong Digong at saka yung City Councilor na kamag-anak mo? Opo, para po mas makapanipaniwala daw na talagang close po ako kaysa ating Pangulong Presidente. Okay. May nabanggit ka rin, Ma'am Guillermina, na pilit nilang ina-associate si Pangulong Duterte sa droga. Paano ito? Siya nga yung kontra sa droga. Paano nila ina-associate o i-associate si Pangulong Duterte sa droga? Ang ginawa po nila, Sir Enrino, kasi personal po kami nakikipag-usap, together with Senator Tulianes, ang sasabihin nila, inamambigit po nila ang ating Pangulo sa droga, pero hindi po siya buo. Ang gusto nila is ang proclaim dahil ayon sa ilang research, meron daw mga na-report po ng mga transaksyon na mga nananguli na proclaim doon po sa Davao City po. Alright, so ang ipapalabas nila na nagpapakalat ng cocaine si Manong Digong Duterte pa? Opo, Sir Erwin. Okay. Paano ka na-contact ng kampo ni Trillanes? Nakausap mo ba mismo si Senador Trillanes? Ilang beses mo nakausap? Saan kayo nag-usap-usap nila Trillanes? Yung nag-usap po kami, Sir Erwin, sa Manila na po, Sir Erwin. Saan kayo nagkita? First time kayo nagkita ni Senador Trillanes, saan? Sa may UCC po. UCC ano? Yung pong mamali na kainan po. Saan UCC yan? Quezon City, Manila? Pakidescribe na lugar. Saan? Sa mall ba yan? Na yung UCC po, sir, na malapit po sa Mall of Asia, sa Pasay. Meron po doon parang coffee shop po. Alright. Ano pinag-usapan ninyo na mag-una kayo magkita ni Senador Trillanes? Ang sabi niya po sa amin po, Sir Erwin, na yung pong EGK is hindi na masyado pong pinapaniwalaan ng mga tao. Okay. So, ang gusto na lang papirmahan sa akin na affidavit, yun po daw ang maglalaglag sa ating Pangulo. Ano yung affidavit? Ano yung ulit yung affidavit? Na pinasangkot na lang ang ating Pangulo po sa ano po, ma'am? Sa ano po, sir? Sa claim po.
Meron ka bang hawak ng kopya na yan o wala? Meron po, sir. Actually, pinarisan ko na po ito, sir. Meron ka bang, may kopya ka ba dyan sa sarili mo ngayon na hawak? Opo, sir. Meron po. Pwede bang, pakibasa mo at gustong natin, gusto kong marinig yung affidavit na yan, yung portion lang na sinasabit nila, yung paragraph lang na sinasabi na tungkol kay Manong Digong dinadawit siya sa droga. Pakibasa. Ang nakalagay ko dito, i-an ko lang sir ha, kasi nasa email ad ko po. Sige. From sa email ad ni Attorney Sabio, tunawad po sa akin. Okay, anong sabi dyan sa affidavit? Nakita ko na si Rodrigo Duterte tumikim sa akin at nag-thumbs up. Yun ang nakalagay, tumikim. Pakiulit-ulit yung affidavit na gusto nilang papirmahan sa'yo. Parang so, pinalalabas nila na ikaw yung nakakita. Opo. Anong sabi ulit? Anong sabi doon sa affidavit na pinapilit kang pirmahan? Anong sabi ulit? Nakita ko na si Presidente Duterte tinikman ang droga. Tapos pagkatapos nung pagtikim po ng droga na sinasabing ko sa'yo ay nag-thumbs up. Okay. Opo. Ano pa ang nilalaman ng iba pang affidavit sa affidavit na yan? Ano pa? Yun pong nakita ko po si Paolo Duterte na nag-transaction po ng cocaine doon po sa Sasa Court. Sino yan? Pakirewind. Sino ulit? Nakita ko po na si Paolo Duterte. Ay, si Vice Mayor. Sinama na naman. Okay, sinama na naman. Oh, ano sabi? Nakita ko na nandun siya sa loob ng custom. Actually, hindi pa ako nakakapasok ng custom dun pa sa ata. Alright. Pero doon sa affidavit na pinipilit kang pirmahan mo, ano raw ang sasabihin mo? Anong nakalagay? Ano dyan? Anong basahin mo? Nakalagay po na nakita ko po na action ng cocaine ni Vice Mayor Paolo Duterte po. Okay. Nakalagay din dyan? Okay. Ano pa iba mga nakalagay dyan? Ano pa? Yung pong pang ilang beses po na nakita ko po na pabalik-balik ito si Paolo Duterte at doon po mismo sa loob ng custom sila nagtatransaksyon. Alright. So, yan ang pinipilit na papirmahan sa'yo. Opo. Actually, Sir Erwin, sabihin ko lang po ito sa inyo ha. Oo. Yun po ang panakot nila sa akin kasi habang po, kahit po na magkatabi po kami, ako si Jimil na staff niya at saka si Atty. Jun Sabio, meron silang dinidictate sa akin na ititext ko sa cellphone nila tapos sila po magtitext rin na magpo-forward sa akin. Mm-hmm. Kumbaga, nag-aharapan po kami, yun po rin po ang ginawa niya sa ibang pang paid witness rin po. Alright, alright. Ma'am Guillermina Arcillas, bakit hindi mo pinirmahan yung affidavit? Nakakatakot po kasi at libelous po. Libelous. Nakakatakot talaga at saka nag-start sa akin na na-degrade po. Kahit po yung pari na sumasama sa kanila, parang nawalan po ako ng respeto. At inaamin ko po na talaga inaaway ko na sila kasi sabi ko, bakit po naman narespetuhin itong mga tao na to eh, napakasinungaling. Tapos binabasok nila ako, tapos sinisiraan na nila ako sa social media, sa lahat ng mga LP supporters. Pero ang grupo nito, Sir Erwin, it is because ayaw kong pirmahan yung affidavit. Alright. Ikaw ba ay handa kung sakasakali lang naman na patawag sa Senado para magtestigo sa harap ni Trillanes? Kaya mo bang sabihin, yes, si Senador Trillanes, sinuhulan ako? Kaya mo bang sabihin yan? Opo, sir. Kayang-kaya ko po, sir. At saka, despite po, no, natawa lang po ako sa pananakot na naman ni Attorney Jude Sabio na mag-file siya ng perjury, file siya ng libel. Ang tanong ko lang po sa Attorney Jude Sabio, may pinirmahan ba ako sa affidavit niyo? Yun, okay. At pinatakot niya po ako. Meron ka bang natatanggap ng mga death threat ngayon? Yan ang mga tanong ngayon. May mga death threat kasi si Las Cañas umiiyak-iyak dati. May mga death threat pati si Matubato. Ikaw ba may mga death threat na rin? Yung mga threat nila talaga, Sir Erwin, sasabihin nila sa Presidente Duterte lang po daw ang magpapapatay sa akin. Ganun? Walang direct lang sinasabi. Kung sasabihin nila,
Kasi presidente Duterte lang daw ang magpapapatay sa akin. So, ang hirap na eh. Kasi sinumaling ko na sila. Ang evidence ako po yung affidavit. Eh, tapos ngayon, gumagawa na lang nila. Alright. Wala bang nag-coach sa'yo? Walang mga nag-coach? Kasi sasabihin na naman ng mga... Ma'am! Wala namang nag-coach sa'yo, no? Wala namang ikaw, hindi nag-undergo ng... Nung kausap mo sila Trillanes pa noon at Sabio, hindi ka ba sinabihan na, okay, ikaw dadaan sa coaching, ha? Ikaw ay dadaan sa parang briefing para alam mo ang gagawin mo, anong sasabihin mo? Sinabihan ka ba ng ano? Sabi po nila, actually, noong November pa, nang pagpunta ko sa Manila, gusto namin nila na magpa-press po na ako kagad. Mm-hmm. Kailan ka pumunta sa Manila? Kailan ka pumunta dito noon? Noong ano po, una, noong September. Ano ito, bago lumutang si Matubato at saka Las Cañas? Ako. Tapos, noong November po, noong pagpunta ko po noong November, yun na po yung time na gusto rin po nilang... Anoon po, yung magpa-press ko na ako, pero dahil po sa content ng affidavit at binadawit nila yung cookie, natatakot po ako dahil ang binabasihan po rin po yung ano po yung legality na alam na alam ko na talagang very light post po yung gusto nilang ibintang sa ating Pangulo po. Alright. Okay, so, nako, Mama Guillermina Barrido Arcillas, mag-ingat ho kayo, pero kayo ho ay nakahanda naman at handa kayo kung sakasakaling ipatawag kayo sa Senado, para imbestigahan yung mga nalalaman mo hinggil dyan, yung panunuhol sa mga testigo, ikaw ay handa namang humarap sa Senado anytime. Anytime po, Sir Erwin, handang-handa. Hello, ma'am. Apo. Handang-handa po, Sir Erwin. Alright. Sige, Ma'am Guillermina Barrido Arcillas, mag-ingat po kayo. Maraming salamat po. Kayo po ay kukontakin namin from time to time, ha? Hinggil po sa issue nito. Magandang umaga, mabuhay po kayo, Ma'am Guillermina Arcillas. Salamat po, Sir Idol. Alright, mga kapatid, at this point po, tinatawagan namin sina Senador Ping Lacson, Senador Dick Gordon, o Senador Manny Pacquiao para magsagawa po ng investigasyon sa issue na ito. Kung ganito may lumutang na sinusuhulan ng isang mambabatas para magsalita laban po sa administrasyon labas ng gobyerno, entonces, malaking posibilidad din na maaring nasuhulan itong Matubato at saka itong Las Cañas, di ho ba? Ganun lang ho yun eh. O siya ay nagsalita na ako'y sinuhulan, 20,000, 25,000, entonces, malaki ang posibilidad. And it's not remote na itong Las Cañas at Matubato ay tumanggap. Malinaw. So, yung mga nilalapitan ng kampo ni Senador Trillanes, yung mga tumatanggap. Anyway, ay Senador Trillanes, sir, gising! What's happening? Sana po mamaya may paliwanag ninyo. Alam ko na yung sasabihin ninyo. Sabihin nyo, nagsisinungaling ang babaeng ito at hindi nyo kilala. Pustahan tayo. Pupusta ako ng aking sweldo. At sasabihin ni Senador Trillanes, hindi ko kilala yung babae niya, nasisiraan ng bait yan. 9:08 ang umaga. Sa ating pong pagbabalik, kakausapin natin si Senador Pacquiao, Senador Dick Gordon, Senador Ping Lacson at Senador Tito Soto. Kung ito ba ay pwedeng manghimasok na rin ang Ethics Committee. Tama ho yung sinabi ko bago ho tayo mag-break. Aba, hindi ba naunahan pa tayo ni Trillanes? Sabi ko kay Senador Trillanes, gising na at sagutin itong mga pahayag ni Guillermina Barrido. Ayun, as we speak, nagpapapresko na pala ang senador. Anyway, nasa linya po ng ating telepono si Senador Manny Pacquiao. Maayong buntag, Sen? Maayong buntag. Si Erwin Tupo po, sir. Si Erwin. May buntag, sir, and then sa lahat ng mga nanonood. Alright. Sir, nakarating na ba sa inyo itong pagbubunyag, pagsasalitaan itong Guillermina Barrido Arcillas sa Facebook kahapon pa at sa mga TV stations, lumabas na siya, na sinasabi niya na
Isa siya sa mga testigo na pinipilit daw ni Senador Trillanes na binayaran para magsalita laban kay Pangulong Duterte. Narinig niyo na po ito, nakita niyo na po yung kanyang pagsasalita kahapon press con, Senador. Yes, narinig ko na yan na sinubukan siyang suunan ni Senador Trillanes para magsalita against the President. Ito sa hindi maganda sa isang senador na patabalita ng ganyan at gumagawa ng ganyan mga hakbang. Napaka unprofessional na kumbaga yung mga ginagawa pang pangatangyayari na yan. Sir, po pwede bang kasamahan niyo po sa Senado itong si Senador Trillanes? Po pwede ba kayo mag-file na resolusyon para magpaumpisa ng imbestigasyon at maimbestigahan to prove once and for all para matuldukan na? Kasi ngayon po sir, usap-usapan lang na si Las Cañas, Matubato na sinuhulan, baka through your resolution at magkaroon ng imbestigasyon at maging resource person itong si Guillermina Barrido na ito na magsalita para magsabi na yung mga dalawang naunang testigo sa akin ay maaaring sinuhulan din dahil ako'y sinusuhulan din. Ikalawang katanungan, sir, may paglabag ba na ikaw sa ethics code, of conduct, or batas itong ginagawa ni, allegedly, itong ginagawa ni Trillanes sa panunuhol sa mga testigo, sir? Una-una, gagawa tayo ng action agad yan pag resume ng session. Apo, sa Mayo, apo. Sa May 2, mag-request ako ng meeting sa Ethics Committee sa mga members na mapag-usapan yung violation o nagawa ni Trillanes kung ito ba ay may kasalanan. Ay, si Juan, pero sa tingin ko, hindi maganda ang kanyang ginawa. Anelo. Dahil As senator, ang trabaho namin is to state to state, hindi yung kumbaga gagawa ka ng ano para atakihin mo o ang ginagawa mong trabaho ay para pag-down sa administrasyon, pag-atake, paggawa ng kasalanan, pag-umanap ng kasalanan ng mali para sa Pangulo, ay hindi maganda po yan. Alright. So kayo na siguro, sir, ang bahala na mag-file resolution sa inyong pagbabalik para maimbestigan. So, pwede pong maimbestigan ito, mapatawag si Guillermina dyan sa Senado, sir? Yes, pwede yan. At ma-request natin at maimbestigahan, matanong ng Moskva para pag napatunay, siguro kailangan may pananagutan din ang senador, ang kasama ko. At tayo naman, wala tayong binipili kahit sino dyan. Basta hindi sumusunod sa batas. Ako ang panglaban dyan. Alam ho na mga kababayan natin, sir. Alam natin yan. Anyway, Senador Manny Pacquiao, daghang salamat, sir. Maayong buntag kanimo. Good morning, maraming sir. Salamat po, sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Thank you. Alright, si Senador Manny Pacquiao po, mga kapatid, ha? Ayan. So, yung request po ninyo na maimbestigahan, ay pwede raw ho magpa-file ng resolusyon itong si Senador Manny Pacquiao pagbalik po sa Mayo 2 ng sesyon ng Senado para maimbestigahan nga. Eh alam ko na nga ho, batid ko nga ho na meron pong paglabag dito eh, ha? Na kagaya niyan, dadala ka ng testigo tapos susuhulan mo, eh wala hong katotohanan yan. I mean, this is very unfair para kay President Rodrigo Roa Duterte, ha, na gagawang gawa ng kwento, which is si Sos Mari Joseph, kagaya niya, no? Kagaya nitong si Matubato, kagaya nitong si Las Cañas, ha? Itong dalawa na ito na ngayon, bidang-bida sa mga foreign media, no? Pinapaniwalaan ng foreign media, ayun pala, nasuhulan itong mga buang na ito, oh. E paano na lang kung pumayag pala itong babaeng ito, itong Guillermina na ito? Di tatlo na sasabihin. Ito siguro yung sinasabi ni Senador Antonio Trillanes na meron po siyang mga testigo na lalabas. Ito na nga yung Guillermina Barrida Arcillas. Ito na siguro yun. Yung sinasabi niya, marami pa siyang testigo. At ngayon siguro ay naghahanap pa ng testigo si Senador Antonio Trillanes. Nako sen, bistado ka na, boss.
Bistado ka na dyan sa mga kalokohan mo na yan. Yung mga panunuhol na yan. Anyway, nasa linya po ng ating telepono si Professor Ranjit Rai, Political Analyst, Assistant Vice President for Public Affairs ng University of the Philippines. Magandang umaga, Professor Rai. Magandang umaga, Idol. Magandang umaga sa atin na nakikinig ng mga tao, no? Sir, ito pong may lumutang kahapon na si Guillermina Barida Arcillas na saying na pilit siyang sinusuhulan at pinapapirma sa affidavit na aba talagang hindi maganda para sa administrasyon, particular na kay Manong Digong na sinasabi tumikim daw ng cocaine, pati ang nagtatransact daw si Vice Mayor Paulo Duterte. Ano po kaya ang basa nyo rito, ang impact nito ngayon ay may nagsalita na sinasabing pilit siya sinusuhulan? Ano mo, Idol, ito lang ang nabalitaan ko yan. Unique, no, yung situation. We have this new exclusive, supposedly, no, controversy. Pero it's against the backdrop of the Pulse Asia survey that basically tells all of us, some of us, some political eyes are scratching their heads, na kahit palang ibato mo kay Manong Digong, kay President Digong, wala, hindi parang Teflon eh. Ang taas ng performance and trust rating. So ako, from an analyst point of view, ito eh, umusbog pa lang na istorya, relevant pa ba itong istorya ito? I mean, given the context, the president is, the recent survey shows ito, na kahit anong batong sa presidente, naharap ako ng legitimacy na ito istorya na ito, hindi talaga tumitigit. Kaya ka, sir. Hindi ako, from my point of view, hindi, It may be explosive, but I don't think it will eventually be considered as legitimate by most people. Kasi pero Prof, lalo na siguro ngayon yung mga kababayan natin magdududa every time na magsasalita si Senador Trillanes because of the fact that somebody is saying na sinusuhulan siya ni Trillanes to talk against the president. This whole, not even the survey, and also the continuing support for the president. Alam mo, a lot of people are now tired of the negative initiatives being done by the so-called opposition, a segment of the opposition. Importante na may critics, kaya na sinasabi mo lagi, importante na constructive yun. Pero kung ganito yung position natin na gagawa ng mga wild stories na ganito, hirap eh. Ang hirap. And then it only further solidifies the support of the president. Which of course in the long run is also good. Kaya nga ano, ako parang from an analyst point of view, I will expect more incredible stories coming out very soon. The survey, the recent survey is I think the basis for everyone to do analysis on. And yun nga, survey is nagsabi, mataas ang performance and trust rating ng presidente. All right. Let's talk about the survey, the recent Pulse Asia survey that was conducted March 15 to 20 na sinasabing bumagsak ng bahagya, minus 5 doon sa, I think, sa trust or approval, then minus 7 naman doon sa isa. What does this tell you? Ang mga liberal, si Senator Ontiveros kaagad nagsalita, yan ang araw, yan na, yung mga tao nagigising na. Ganon din ang sabi ni Trillanes. Si Kiko Pangilinan, ganon din ang sabi. Puro, pansin mo, puro mga liberal. Pero si Senator Lacson, sabi niya, makikita mo na wala masyadong epekto, ika nga. And then yung the time na kinandak ang survey, yung timing na inagsalita si Lenny doon sa United Nations, na nag-file ng impeachment si Congressman Alejano, all this, pero despite all this, negative 5, minus 5 lamang o minus 7 yung ibinaba ng rating ng Pangulo. You put it already, you laid it out already, Idol. The thing is, kung ako ng opposition, kakamit yung ulo ko eh. Ginawa ko lang lahat eh. Kung tama yung allegations ng administration na talagang concerted ang effort against the president, kakamit ko ng ulo, ang taas na rating. Ang taas, even if you compare it historically with the last administration kay... Pero is it normal? Is it normal, Prof, na bumaba kay bababa na? Bababa? Laging normal yan. I mean, expect that over time na mag-normalize yan at magbabago yan. Pero yung sinasabi ni Trillanes na by May ang kanyang
Ang prediction it is by May, bagsak na ang rating ng Pangulo. Well, do you think this will happen? Parang hindi ho nangyari. I mean, I'm sure they're all thinking about this more carefully. I mean, the efforts done to destroy the image of the president, undermine his administration has been incredible, both local, national, both regular media and even social media. Mm-hmm. And despite all of those efforts, ito lang ang nangyari. And the rating, although, kailangan itong gano'ng mga taong bababa, talagang bababa, normal yun. Mm-hmm. Pero ang bababa ay napakabagal, number one. Number two, yung overall rating, mataas pa rin for performance and trust, very good pa rin. Mm-hmm. Which means it's a very good base for the president to move forward. Mm-hmm. Kailangan na pag-aralan siya, syempre yung isang segment ng class natin, yung pinakamahihirap, medyo naging ambivalent sa kanya. Importanteng pag-aralan how we can speed up yung social development programs niya. Uh-huh. Hindi naman tayo nagbabuhin for the survey, pero ang survey, importanteng indicator yan if our government programs are making a dent. And number three, maaga pa naman talaga, totoo yun, pero napakataas pa rin ng rating niya. Kung kumpara mo kay GMA at kay Noyno, yung bagal ng pagbaba, talagang distinct dun kay President Digong. And despite the context, kasi pag-iisipin mo kay President Aquino at President Gloria, hindi naman gano'ng kalalaki yung kontrobersya right in the first year. Sa kanya, napakalaki yun. Naitapo na lahat sa kanya. Ganun pa rin, mataas. And so may basis for saying na resilient yung base of support niya. What is the factor? How come his ratings... hindi siya, they don't drop that much. I mean, -5, -7 compared to the previous administration, Pinoy and Gloria Arroyo, na significant yung bagsak, -10, -12. Dito sa tao ito, with all these accusations of extrajudicial, accusations of what have you, but yung ratings niya, pag bumaba ay bahagya, tapos nag-stabilize. What could it be? What yung factor? I'm kind of impressed, no? The fact na talagang grabe ho yung paninira ho sa presidente natin. I think, number one, on the face of it, people believe na he performed. Okay? Mm. Number two, people still trust him. He's still wildly popular, no? Mm. Number four, I think people have given him an open mind and a chance to lead, no? A lot of people have done so. And when you look at the distrust rating, idol, kailangan pag-aralan din yun. Mapapang ako single digit in distrust and disapproval. Ito naman, I think these are very good numbers for the government. Not to rest on them, no, but to use it as an inspiration to move forward. Kailangan talaga mag-perform. Gaya naman sinabi natin before, months ago, performance ang key dito. Kasi dahil ang taas na expectation ng mga tao, and they're still at this point, very early on in his administration, still very hopeful that he will be the champion for change. And I think, give him a chance, kasi ngayon pa na yung budget mag-run out, and feeling ko yung budget, medyo grabe yung emphasis on social development. So, ibig sabihin, unlike Senator Trillanes' opinion na pabagsak na to, lalo pang datang to, kung maganda pa nga hanggang ngayon, paano pa ito mag-run out yung mga government programs. So, I think we should be hopeful about that. All right. Maraming salamat sa iyo, Professor Ranjit Rai, Political Analyst and Assistant Vice President for Public Affairs ng UP. Good morning, sir. Thank you. Si Professor Ranjit Rai po, mga kapatid, isa pong Political Analyst ng University of the Philippines. Yung kanya pong observations, tama po yung sinabi at na paulit-ulit na ho nating naririnig yan na parang Teflon ang presidente na sa mga batikos, hindi kumakapit. Walang nagba-bounce lang pag binato mo, hindi kumakapit. Bakit? Mga supporters ho ng Pangulo, kayo, mga kapatid, nariyan, hindi ho kayo naniniwala. So, wala ho mangyari kahit anong batikos. Tapos, lumabas pa itong si Guillermina ngayon na nagpapatotoo na sinasabing yung mga tumistigo na nauna sa kanya laban kay President Rodrigo Duterte were paid, Matubato, Las Cañas, and now here you are, a lady, Guillermina Arcilla, saying na
Senator Trillanes and his cap are trying to pay her off, ha? Huh? Ito si Father Alino, si Attorney Sapio, si Janine. Sila po ang nakipag-usap sa akin regarding na mag-witness ako sa ating presidente. Openly, sinabi nila sa akin na bulag na daw ang family na masira si Duterte, si Presidente Duterte sa IGP. So ang inisip nila is ang illegal drugs naman daw po. Malinaw mga kapatid, malinaw pa sa sikat ng araw. Ayan po yung babaeng yan, si Guillermina Arcilla, aba Guillermina Barrido Arcilla. At willing po siya at ready po na mag-testify sa Senado para ibulgar yung mga ika nga sinasabing panunuhol. Ito siguro yung sinasabi ni Senator Trillanes na mag-antay lang na marami pa siyang testigo. Entonces, baka marami pang gusto kausapin si Senador Trillanes sa mga darating na araw. Di ako magtataka kung isang Frederick ay kakausapin din ni Senador Antonio Trillanes. Tinatawa habang tinatawagan po natin si Senador Tito Soto, siya po ang chairman ng Ethics Committee. Ha? Dahil lumalabas po, pwede pong ireklamo itong si Trillanes sa paglabag, ha? Sa ilang mga panuntunan, alituntunin ng Senado. Gaya na lamang po nito, pagdadala ng testigo, pero bayaran naman ng testigo, eh negative ho yun, foul ho yun. Hindi ho po pwede yun, mga kapatid. Pero bago ho yan, habang tinatawagan natin si Senador Soto, let's talk about the latest survey of Manong Digong Duterte. Ha? According to the Pulse Asia, ha? Bumaba ang rating ng presidente. Minus sa pakibalik nga yung figures. Minus on his approval rating, it's minus 5 in the entire Philippines. 83% po siya noong December 16 at ngayong March 17 ay 78% na laang. So bumaba po ito ng minus 5. Sa kanya naman pong trust rating, mga kapatid, de approval yan eh. Sa trust rating naman, from 83% noong December 16, ay 76% na lang ngayon. Mm-hmm. Pero, tanungin ho natin mamaya kung tama itong interpretasyon ko, mga kapatid. It says here, class ABC, yung trust rating ng class ABC, noong December 16 is 72%. And then ito March 17 ay umakyat ng 84. So there is a plus 12% increase on the ABC bracket. Mm-hmm. Teka muna, nasa linya na po ng telepono. Eh, hindi naman tayo statistician mga kapatid. alamin na natin mula po kay Ma'am Anna Marie Tabunda, ang Research Director ng Pulse Asia. Magandang umaga po, Ma'am Anna Marie Tabunda. Magandang umaga po. All right. Yes, ma'am. Ito pong survey ninyo, well, marami pong nagalit, marami ding natutuwa, pero tayo naman ho, a survey is a survey. Ilan pong respondents dito, ma'am? I mean, yung tinanungan ninyo, 1,200 po, ano? Opo. Alright. This is throughout the Philippines, from Luzon, Visayas, and Mindanao. Opo. Alright. Lumalabas, ma'am, total Philippines, sa trust rating po muna tayo, negative 7, minus 7 po. From 83 to 76, ano po ba ang tanong pala, ma'am, muna sa mga kababayan natin, ma'am? Ang tinatanong lang namin kung maaaring lang sabihin kung malaki, hindi masabi kung malaki o maliit na maliit po, wala ang tiwala nila sa binibigay namin ng pangalan. Uh-huh. So in this case po, binigay din namin ang pangalan ng Presidente Duterte. Alright. May nagsasabi, ma'am, na March 15 to the 20th daw, ito yung kasagsagan ng paglabas ng video ni Lenny Robredo sa United Nations. Ito yung at the same time filing of impeachment against the president by Congressman Alejano. And then the ikanga pagpapatigil ni PNP General Bato de la Rosa sa Oplan Tukham. Ito raw po mga panahon na yun, itong linggo na yun eh. Tama po ba, ma'am? Hindi ko po sigurado, pero yun yung mga issues na maaaring naka-apekto. Pero marami rin po iba pang issues na maaaring naka-apekto batay din sa iba pa naming mga tanong dun sa survey. Alright. Ano pa po mga ibang tanong po ninyo, ma'am? What are the other questions? Hindi ko naman ma-release iba kasi hindi naman po
for sharing kasi may iba okay. naka-embargo. Ah, okay, okay. Pero kasi may mga iba pang issues. Hindi lamang kasi yung sa linggong ginawa yung survey ang nakaka-apekto. Naaring yung mga mas maaga pa, no? Tapos na nakaka-apekto na sa tingin nila. Mm-hmm. Pero ito ang pagbaba ng 7 punto, bagamat significant po, eh, ano lang naman po, part lang din po yan ng general trend na ina-expect maski ano, same leader sa ibang bansa, bababa po. Kasi nga ho, siyempre, hindi madali magtatakbo ng bansa. Right, right. Parang meron at meron hong may hindi masisiyahan. Naalala mo pa ba, Mamo? Naalala ba ninyo kung may record kayo kung kinukumpara ninyo? I don't know if you do. Yung kay Gloria, kay Pinoy, kumpara po dito sa taong ito kayo sa Pangulo ngayon, yung mga pagbaba ng ratings nila at this point, ma'am. Like parang one year ng kanilang panunungkulan. Ang kumpara ko, kasi pareho silang mataas eh. Kasi itong hindi naman namin abutan yung sinula ni President Estrada. Okay. Kasi ka-late kami na sinula. Oh. Pero yung nakumpara ko po, kasi mas medyo pagkalapit naman yung mga ratings nila, yung kay former President Aquino. Aha. Anong lumalabas kay Pinoy? Kay Pinoy po, nung March 2011, bumaba ng 5 points yung kanyang performance rating, bumaba rin ng 5 points yung trust rating niya. Aha. So, pag kinumpara mo yung trust rating nila, 76% ng Presidente Duterte, 75% noon si Presidente Aquino. Alright. Ang performance rating nila, hindi mo nagkakalayo. Aha. Okay, my next question, ma'am, is may nabasa ako nito, Class ABC sa trust rating. December 16, 2016, 72%. March 17, 84% plus 12. Ano pong ibig sabihin nito, ma'am? Class ABC. Does it mean to say na yung mga nasa ABC na iniwala sa kanya, tumaas pa ang bilang? Ano ho yan? Ang class ABC ho natin, napakaliit sa buong bansa. Ang estimate namin, 10% lang. Aha. Dahil ko konti lang yung, dahil representative yung sample, konti din lang yung class ABC sa random sample namin ng 1,200. Uh-huh. Ang error margin nila, plus or minus 11, dahil konti lang sila. Uh-huh. So, kailangan namin ng 23 points para masabing gumalaw. Alright. Uh-huh. So, bali para lang mo yan, sampling viability lang po ang tawag dyan. Alright. Ma'am, panguling katanungan, dapat bang mag-worry ang gobyerno pag mga ganito? Kayo po, ito po yung inyong trabaho, mga survey nito. Dapat po bang mag-worry what needs to be done para hindi mag-skid pa pababa itong trust and approval rating ng current administration o Pangulo? Hindi ko to skid mo kasi babalang ko ito. Baba? Okay. Yeah. Hindi ko to babalang ko ito. Hindi ho sila dapat mag-alala kasi yun ho nga ang normal trend. Hmm. So, hindi ho lang sana maging kampante na kasi ang haba naman ng any administration ay makapag-lingkod ng mahusay. Right. So, wala, tuloy trabaho. Okay, panguli na lamang ma'am. I'm sorry, I lied to you, Ma'am Ana Marie. May marami yung nagtatanong, yung kay Lenny Rao na survey, kailan daw ho kaya lalabas? yung top 5 ho, nilalabas ho namin yun. Mag-iisa lang kaming MR patungkol sa bale, National Administration, tapos siguro yung kila top 5 na. Pero dahil pa Holy Week na po, baka okay, after Holy Carlos. Week. Alright, Ma'am Ana Marie Tabunda, Research Director ng Pulse Asia. Maraming salamat po nga. Magandang umaga. Well, Nora, sabi ko na nga, pasensya na po kayo mga kapatid. I have to do what I have to do. We have to balance it. We have to interview both sides. Issue po ito kasi ngayon, bumaba po ng bahagya ang rating ng Pangulo. So, kailangan ho natin kausapin. Now, it's up to you to believe her or not. Pero trabaho ko po na ma-interview. We have to interview everybody to get the sides of everyone. Di ho ba?
Ngayon eh, kasi po naakusahan ho ako, lalo na ng mga dilawan, na hindi rin ako fair. Pero sa totoo lang po, tinatawagan ko ho, ayaw lang sumagot. Sila Dilima, sila Trillanes, hindi po, never nagsisagot yung mga yan. Hindi ko malaman kung natatakot or what have you. Hoy, nasa linya rin po ng aming telepono ngayon si Professor Clarita Carlos, another political analyst po from the Universidad ng Pilipinas. Magandang umaga, Professora Carlos, ma'am. Hi, good morning, Erwin. Ma'am, ano po masasabi ninyo, your observations or your thoughts on the latest Pulse Asia survey wherein it says here yung approval rating ng Pangulo bumaba ng minus 5, yung kanyang trust rating minus 7. What does this tell you, Professora? Well, I don't know, Erwin. I don't pay attention to the those numbers, really, but mukhang hindi siya statistically significant kasi within the margin of error siya, which means pwede siya magkamali, that's 5 minus 5. Uh-huh. So, actually, kung ikukumpara mo yan sa other administration, ang taas lang, ha? Unfortunately, dyan sa mga polls na yan, Erwin, hindi tinatanong yung why. So, whatever interpretations you may have, ay galang sa the realm of speculation. So, pero, pero does it still follow, ma'am, na parang Teflon ang Pangulo na pag binabato, eh, parang hindi masyado tumatalab kagaya nito, na dapat eh, sunod-sunod ang bati ko sa kanya, pero parang what effect, Professora? Do you feel that too? Maybe so, you know, kasi alam mo, Erwin, the public is not among the most, hindi lang naman siya isa. Right. There are several publics. Uh-huh. So some publics are looking at the challenges of the EJK, the publics are looking at the advances in agriculture, in tourism, etc. So iba-iba yung publiko, no? And you're talking 1,200, to represent, what, 107 million Filipinos. So ang dami niya kasing mga... How would you call it? Methodological challenge, but this is not to delegate the polling people. Right, right. Right. But must the president be concerned about this? Na pababa kasi yung mga sa liberal si Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, and then what you call him, si Trillanes is saying, ito na, pababa na itong rating ng presidente. Pero ano hong tingin ninyo, Profesora? Ako, Diyos po, Erwin, kapag dami ng ating mga anong kailangan pagtuunan ng pagtuunan, please don't pay attention to these things. Pagtatawa na lang po tayo. And, you know, yung number niya, kung naging zero, then pay attention to that. I doubt whether it will go there, no? But I'm exaggerating to make a point. The point, Erwin, is that why are we following these numbers all the time, you know? Tingnan natin yung pagsulong ng rice, ng rubber industry, ng corn, etc. No? Ang mga pag-increase ng tourism, inflow, yung pag-natin naman natin sa fit, sa tayo, investment grade country. Pay attention to those things. Those numbers, as I said, I don't want to denigrate the polling people, but, wala na pa kayong ako, walang reason sumasundan yung numero na yan. I don't think so. Hindi ko walang sinusundan, Erwin. All right. Professora Clarita Carlos, maraming salamat po, ma'am. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, Prof. Thank you. Good morning. Tama. Exactly. Bakit i-concern at gugugulin natin at uubusin ang oras sa mga number na ito? Tama naman ho yung Ale. Tama naman ho si Professora Carlos. Ha? Ang dapat tignan yung performance, yung ginagawa po ng Pangulo. Ginagawa ba ang trabaho? Eh, mukhang ginagawa naman ho. Dahil yung kanyang mga supporter, nariyan pa rin po, nakapaligid, ha? Yung kanyang mga butante, nariyan pa rin, ha? Kahit anong batigas, kagaya ho nabanggit natin, ito po yung panahon, parang na-timing doon sa pagsasalita ni Lenny Robredo sa United Nations, ha? Yung sa anti-drug summit something, na sinasabi niya may palit-ulo ang PNP, na 7,000 ang EJK, si Alejandro nag-file ng impeachment laban kay Manong Digong, tapos ang PNP inihinto yung oplantukhang. So maaring naka-apekto po ito, pero tama si Profesora Carlos, bakit natin uubusin ang oras natin na pag-usapan itong mga numero-numero na ito? Ang dapat natin pagtuunan ng pansin yung mga buhay-buhay natin, ha? Dapat natin pagtuunan ng pansin kung tayo po ay yung kakainin natin mamayang tanghali, mamayang gabi. Kung tayo ba ay sasahod pa, kung tayo may trabaho pa, bukas makalawa, baka tayo masibak na naman, ha? Baka tayo ay magkatanggalan sa kumpanya natin. Yan ang tututuo
ang ating ikang ipofocus. Baka bukas makalaway ang katabi mo, wala na sa tabi mo dahil nasibak na. Oh. Nagkaroon na ng mga retrenchment. Oh. Yan ang dapat pagtuunan ng pansin ng mga mambabatas natin. Hindi yung kung ano-ano, ha? Hindi yung kung ano-ano mga bumaba ang rating, tumaas ang rating ng mga Judas, Hestas, Barabas. Pagtuunan ng pansin. Pagtuunan ng pansin yung ikang healthcare ng bayan natin, Susmar Yusef. May PhilHealth ka nga, anak ng baka, ayaw tanggapin ng mga pribadong ospital. Kung emergency, naghihingalo ka na dyan. Meron ba kayo? Ito, PhilHealth, ma'am. Hawak-hawak mo na yung liig mo na kalahati nilang, malalaslas na. Nasa pitaka ko po yung PhilHealth ko, hindi kami tumatanggap ng PhilHealth, no? Ay, insurance ang kailangan namin. Yan ho ang dapat na mga pagtuunan ng pansin ng mga mambabatas natin, nila Ontiveros, nila Pangilinan, nila Trillanes, hindi yung puro si Duterte nilang anak ng pusa naman. Ang daming pwedeng gawin dito sa ating bayan. Ang daming Senator Ontiveros, Pangilinan, Trillanes, lahat kayo ng mga liberal. Kung wala naman kayong maisip na batas, abay, tawagan niyo po ako, i-text niyo ako at bibigyan ko kayo kung ano mga panukalang batas ang dapat ninyong gawin. Ha? Kailangan ba bang i-memorize yan? Kailangan pa bang idiktahan ko kayo, diktahan kayo ng taong bayan kung anong problema? Ang gagawin niyo lang mga senadores, ha? Lumabas kayo ng senado, ba? Bumaba kayo sa gitna ng EDSA para makita ninyo, hindi kayo nakasakay sa mga Mercedes, mga SUV ninyo. Bumaba kayo, tignan ninyo paligid para makita ninyo so that you will see the real problem of the country. Problem in unemployment, problem in food, problem in salary, problem in population. We have a lot of problems, sons of bitches. Diba? Susmar Yusef kayo talaga, oo. Hindi yung pagtutuunan ninyo pa si puro Duterte, puro Duterte. It's all about freaking Duterte. Parang umiikot na lang ang buhay natin kay Duterte. Diyos ko po namang pineapple bayan. We have other problems and concerns. The people want you to do something about it. Look at our healthcare system. It's the shittiest damn healthcare system in the world. Meron nga tayo, we have a freaking health card, but we can't even use it. Ang nangyayari itong health card na hawak kong PhilHealth na ito ay para lamang sa discount visit. Oh. Let's talk about unemployment. Diyos ko po, maraming graduate, gagromaduate na itong nakaraang linggo. Anong trabaho ang gagawin? Wala. Diyos ko po naman, Panginoon ko. Ang daming problema, problema pa rin natin sa traffic, problema pa rin sa yung mga immigration officers natin, hindi nakakatanggap ng kanilang overtime at nagre-reklamo dahil syempre walang mapakain sa mga anak nila, etc., etc. May problema pa tayo itong mga abusayap. Yan ang dapat, that's the what you have to focus on, ladies and gentlemen, in the Senate. Find a law, ha? Pass a law that is good for the nation. Not just talk about Duterte, Duterte every freaking day. You must concentrate and focus, amending laws or passing laws that will be good for everyone. For me and you, for every John and every Mary and every John Doe, whoever they are. Ganun lang ho yun, Susmar Yusef. Nasa linya po ng telepono si Congressman Danny Suarez, ang Minority Floor Leader. Magandang umaga po, Congressman Suarez, sir. Magandang umaga. Magandang umaga sa ating viewers and listeners. Sir, may tanong ko lamang po. Ito, maisingit ko lang before we go on a break. Meron po tayong Immigration Act na sinasabi na ang magbabayad dapat ng mga overtime. Kasi nagiging problema na ito ngayon, sir, sa immigration natin. There's a long line in the immigration. When you arrive and when you leave the country, there's still a long line because kulang yung mga immigration officers natin because hindi nagsisipasok or nakalib sila dahil nagpo-protesta sila silently at hindi sila binabayaran ng overtime. Wala naman daw problema noon kasi, sir, pinakialaman lang ito ni Mar Rojas noon. Dati ang nagbabayad ng overtime nila yung mga airline companies, but Mar Rojas said no when he was the transportation secretary. No, do not pay them anymore.
Ngayon, ang gobyerno ayaw nang bayaran naman dahil ayaw magbayad ng gobyerno dahil hindi naman nakasaad sa batas yun ang overtime. So, ano po bang dapat gawin, sir? Ito po ba pwedeng balikan natin itong Immigration Act na ito? Ano bang po pwedeng gawin, sir? Pwede bang, hindi ba, Act of Congress din ang kailangan para i-reverse ito na alisin yung mga overtime pay nila, sir? Well, siguro, Erwin, I mean, objectively, siguro hindi natin na i-program yung influx ng dami ng passengers. Right. At hindi kaya nung kwan, nung hindi lang yung personnel but yung facility itself. Mm-hmm. Ngayon, gusto ko lang, ito naman eh, sarili ko lang kwan, opinion, ano? Uh-huh. Na, alam mo, kami mga tauhan ng gobyerno, every Monday morning may flag ceremony. Mm-hmm. Ngayon, may mga sinusumpahan kami. Mm-hmm. Ang isa doon yung sumpa ng isang kawani ng gobyerno. Mm-hmm. Na sabi doon ay handa ka magsakripisyo at magtrabaho ng sobra sa oras para lamang sa iyong responsibilidad. Mm-hmm. So, kung kailangan ika nga mag-overtime, kaya naman ay dapat bayaran. Just question of the processing of payment. Baka for one reason or another na di-delay. Sarap. But at the end of the day, you must always observe the oath that you have taken. Mm-hmm, mm-hmm. Sinumpa mo na panunumpa ng isang kawani ng pamahalaan. Pero kung for the sake of argument or discussion, ano, sir, there is an Immigration Act that clearly states na at overtime, immigration officers going beyond their tour of duty, the hours after 8 hours, will be paid an allowance or something. They don't call it overtime. Then, and the airline companies will have to pay them for that. Kasi hindi naman na kasalanan ng gobyerno, hindi rin kasalanan ng mga personnel na yun. At they have to stay, yung mga immigration at customs personnel. Nasa Immigration Act po yun, airline companies will sponsor. Binago lang po ito ni Mar Rojas. Yung nga pong pinagkakataka nila, diba, we have a saying in English, if it ain't broken, don't fix it. Siguro dapat ay tama ulit, ano? Right, exactly. There's a law, there's an art. Everyday ka naman eh, ano? Right. Bukas ay kwan, i-review ko mabuti yan. Sige po. At titingnan ko yung existing provision ng batas. At siguro timely na medyo bigyan natin ito ng pansin. Kasi alam mo, Erwin, ang airport ang first and last impression ng isang naglalakbay. Exactly. So ngayon, pagdating dito ng turista o investor at nakita na pumipila siya ng almost 1 hour. Yes. Ang impression mo masama na. Yeah. Aalis ka. Ganun na naman. I agree with you. Anyway, Kong. Yung personal impression matters a lot. All right. Kaya, as I've said, well, I do my homework and yes. I'll usap tayo bukas. Yes. We'll continue this. Yes, sir. We'll continue this discussion tomorrow. We're running out of time. Maraming salamat, Congressman Danny Suarez, Minority Floor Leader. Good morning po. Bueno, mga kapatid. Ako, wala na po talaga tayong oras, promise. Bukas po, mayroon tayong itanong sa dalubhasa. Dr. Jean Marquez, Dare Clinic. Magandang umaga at maraming salamat po. Dickies USA, Nash Coffee, thanks for my coffee. And, of course, Chancellor Schwitz's Lux. Thank you very much. Good morning. And guys, I'll see you tomorrow, same time. Well, early tayo bukas. 7:30 po tayo dahil may PBA. Ako po, Sir Erwin Tulfo. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga, Pilipinas!